Ayan, so sama-sama tayo uli sa ating adventure na ito, mga pare ko yan, Mari boy. Sana huwag kayong magsawa no sa pagantabay sa aking mga vlogs, mga pare ko yan, Mari ko. So, huwag na natin patagalin to. Let's go. So, ayan, mga pare ko yan, Mari ko. So, no, nandito na tayo ngayon, no. So, kung mapipit makikita ninyo do sa aking background, no, puro mga nito. Ito, puro mga palay, mga pare ko yan, Mari ko, no. At ito, so ito another day natin ngayon. So mapapansin natin medyo bakante pa do sa lugar doon, no. At meron tayong makikita doon na ayan, yan, yan. Okay, so eto tayo mga pare ko, San Marco, no. Ayan, no. At medyo mainit, no. Masika matindi na ang sikat ng araw, mga pare. So ito, meron siyang etong pinuntahan natin na ito, no. Meron siyang isang fish pond dito. Ayan, no. At makikita natin mga pare ko yan, Mari ko, no, yung kanyang fish pond, no. Ayan, medyo malaki-laki na rin. Ayan, so ito, merong isang papaya, mga pare ko yan, Mari ko. Ayan, kung makikita nyo, mas matangkad pa ako sa kanya, no. Pero may mga ano yan, pare ko yan, Mari ko, no. Ayan, may bunga na siya. Ayan, ano, ayan siya, mga pare ko yan, Mari ko, no. Ang papaya napakalit pero may bunga na siya. Ayan, so tingnan natin mga pare ko yan, Mari ko, no. Napakaliit ng bunga nito. Ayan, di ba? Ha, mga pare ko, San Marco. Teka, mukhang yaman. Okay, so ayan, ayun, meron tayong nakita doon na nakalabaw, mga pare ko, San Marco, no? Ayan, meron tayong nakita doon na ayan. So ito, lalabas tayo doon sa kanyang kubo, no. At tayo'y iniwan lang natin doon ano yung sakyan, no. Ayan, maglalakad-lakad tayo ng konti rito, mga pare ko, San Marco, no. At titingnan natin. Ayan. Naning damulak mong yan? Ito, may kalabaw dito. Bala mo, kay buffalo yan eh. Ha? Nanoy, mix siya kanyan o kaya yan? Ayan, ayan, so eto, eto yung baka, ay baka, kalabaw, no? Purong bupalo yan. So eto yung bupalo ng ating kaibigan dito, no? Mga ginagamit niya. So na, nasisingkawan na yan, nakakapagano na yan, nagagamit na. Magagamit na eh, kaya na. Kaya po, kaya po ginan, so bata pa yan. Anak kaya pa eh. Hello bupalo, Bulgarian bupalo, hello, how are you? Aba, hindi siya English speaking yata, mukhang Kapampangan siya. Hello, hello there, babiyasa yun. Oh, yes, how are you? Are you fine? Ayan. Oraw, oraw. Lalaki ya, babae? Lalaki. Ayan. Are you fine? Hello? Malaki itong kalabaw na ito. No, ayan. Ayan po. Nanong susoga may kanyan? Ay, tali ko na eh. Ayan, so ito. Sinusoga na si Bupalo. Alam mo may pag hello, hello, hello Bupalo. Ayan, matabayan eh ha. Matabayan. Kasanting na katawa, no? Baka pino na kaya. Kumbaga sa ano, mapino yakaliskis ay balat. Ha? Ayan, ayan siya, no? Ang galing, ang ganda, oh. Bilog, oh. Bibilugin siya. Manginuntan mo lang ganyan, ang makasuga ka nun, wala mo lang. Ah. Ano, ugali din talaga yung Bupalo yan, yung kaya. Medyo makipanga wild lang. Ayan po, ayan, ayan, oh. Mga pare ko. Naning inipispad mo, naning kaya na kanina, laning babla, may harvest na. Tinya pa, tinya pa lati-lati. May nakita na ka man kaya inipispad. Balik, may. May niya ako man may lugi siguro kaya, huling nga niyang mingnak, daw, pangagpiyang habiyahin dere po na ka na. Oo. Po na ka naman po. Oo. Di ka naman pa pa minyo. Kapilang ka mamili ka niyang kaya ni, kaya ni pali mo. Nakbahal sa dito, lalapos sa kuturin. Discarte ko pa. Ang buri mo sabihan, ining kaya kaya nga ganyan ito, hanggang ka rin eh. Pero sinapog naman din kaya mo na eh. Niya maka, ini kapila niya mga kaya ka niyan. Pebrero na eh. Huwag nakatapos na siguro pwede niya. Ah, ayan. Ayan po, no? Pero mas tingin pala mong inikaya niya niya. Oo, siyempre, di takik ko kalublub yan, mga sisiyak yung mayo. Ah, niya, kaya. Huwag, mga pila niya mga kaya hektare yung kalublub, 1,000 da? Kaya ito.
halimbawa nung magrela pang aragol mga 16 mga nun. Ayan, so ah, 16 yeah. Ang makanini meto yung hektar, yeah. O kasi Denny, sobrang yung sabihan, point Denny kasi at ilang tinggalwang Denny. So ayun mga parikoys and marikoys, no, meron silang tinatawag na termino, may luwang, merong kalublub, no? Ito, bagong tanim ito. So ito mga parikoys and marikoys, no, ito yung host na nakikita nyo, no, ito yung patubig nila dito. So walang irrigation ito, maasa lang sila sa patubig, no? Ito yung buhay dito sa lugar na ito, no, na walang irrigation ganal. So ang patubig nila talaga, pinapump lang nila. So yun, malaking buhunan kasi mamumuhunan ka dun sa krudo. Sabihin mo na yung labor dahil sila mismo nagsasaka. Pero ati mo yung luwang ini, mga pila na yung iningalin ng buong ini, mga ilang ano yan, mga pila niya. 2.5 hectares. Pila niyang number of bags sa yung ani mo. Kita milabas, suling niya bagyo ko, may kasugat ako mo. Ini mo milabas ay na eh, mga 50 bucks ka, di lugi-lugi ka. Ay, kalugi ko, minamig isa ko muna. Ayan, so ibig sabihin mga parikoys and marikoys, itong nakarambak, itong yung bagyong Ulysses yan, at saka yung ano isa, itong dalawang magkasunod na bagyo. So nakaani lang siya ng 50 bags sa mahigit na 2 hektarya. Hindi pa niya maituloy-tuloy yung iba dahil kulang sa puhunan, no? Kailangan niya muna mag-harvest ulit, no? Ayan, so itong mga nakano niya. So ayan ang buhay magsasaka, ito yung sinasabi namin mga parikoys and marikoys, no? Ayan, so kung gaya ganito, may gito gentleman, may kaya 20. Ayan, ibig mo sabihin, yung ginastos mong 80,000, ang bumalik lang sa'yo, 20,000. Ayan, so, ayan po ang, ito po ang mga parikoys and marikoys, no? Ito yung mga actual na interview natin sa magsasaka. Pero may nakuha kang ayuda. Bali ko? Buring sabihin, kaya tangayin, ati yan, ati na namang pangadwangin, eh. Eka kaya bigay makalista na naman. Kaya ayuda mo? Pero mga niyan. So ayun mga parikoys, pero yung milabas ng itang punong minunang ayuda. Ala mo rin. So presiden definitely nagsasaka siya mga parikoys and marikoys, no. Pero hindi siya nakakuha ng ayuda galing sa gobyerno. Kaya nga ito ngayon kung at least kung may ayuda kang 5,000 kahit paano may pampatubig ka na, may pangbili ka ng diesel, ano. Oh. Ayun, so nakita niyo. Ayun ko kita ng do yan, yan. Ah, yan, nakakuha ka naman isang kabang bini. Biniya, malayang muring kay. Ayan po, mga parikoys and marikoys, no, itong kaibigan natin dito, no. Yun, at least pinapupunta daw siya sa Kapitolyo. No. Oh, galing na siya sa Kapitolyo. At pinangakuan naman siya ng binhi, ano? Pero hindi po sapat yung binhi kasi 45 kilos na binhi, mga parikoys and marikoys, no. Ilang ano lang yan tulad ito? Ilang kilos ba ito? 25. So, ibig sabihin do, doblehin mo lang ito yung makokover nito. Pero napakalawak pa po, no? Na napakante ang lote dahil sa pagkalugi nila doon sa nakaraang bagyo, no? Dahil wala nakakuhang ayuda, ano? At ito pa lang, una-unahang ayuda na nakuha mo, no? So, ayan, mga parikoys and marikoys, ano? Yan po ang realidad at katotohanan sa buhay ng mga magsasaka, no? So, ito, ito siguro mga ilang kabantong anihin mong ito. So, 4 na kabans lang, anihin mo dito. Okay. yung 4 na kaban, mga magkano abutin? Dita kita. Balong nga, hindi may anulibo ko rin. 4 na kaban time. Sabihin na natin 800 pesos. Ang isang kaban. Oh. Ang isang kaban. So, 3,200. So, yun lang, ano? Oh, so, 3,200. Ang... Karniwan tol, kaya mo eh, 13-14 mo yung pala. Oh yun, so abot siya ng mga ganon, mga 800 plus ang isang kaban, pagka ganon, no? Ayan, so yun ang katotohanan, mga pare ko. Tapos yung 3,500, syempre ito yung gagamitin mo na naman ngayon, di ba? Para dito sa pagsasaka. Eh kumusta naman si magsasaka, no? Kumusta si Juan de la Cruz na magsasaka, mga pare ko and marikoys, no? Pagka ganyan ang hanap buhay nila. Kaya nga yung iba, no? Umaalis sila sa pagpapalay, pumupunta sila sa mais. Pero ito ng mga parikos and marikos, ha, nag-aalaga siya ng manok, nag-aalaga siya ng bibi, meron siyang konting gulayan. Anong sa ganun naman nga naman, ay yung mga pagkain nila, doon na niya kinukuha. Ano, nakakadagdag na yon. At syempre, meron pa siyang ibang minsan, nakikitrabaho siya sa mga, may mga iba siyang hinahawakan na trabaho ng mga ibang bukid. Yan. So,
Ala, yun ang ano nila. So ito yung kanyang kapaligiran, mga Parikoy San Marcos. Ayan. Ayan, okay. So ayan po, mga Parikoy. So ayun, mga Parikoy San Marcos, no? Ito na yung ito nakapanayam natin yung isang magsasaka rito. Ayun nga, ito lang ang kanyang palay ngayon, no? Ito lang yung kanyang palay na aabot tayo sa kanya, aabot lang siya ng ani siya na kung i-convert mo na sa peso, mga 3,000 mga mahigit, no? More or less ang magiging benta nito. At itong nakikita niyo ito ngayon ay nakakuha siya ng 25 kilos, tama ba ako? 25 kilos na ayuda sa gobyerno. Bukod doon, wala na, mga Parikoy and Marikoy, kaya marami yung nakatenga doon. Ayan, no? Ayan po, ha? Ang mga Parikoy and Marikoy, no? Ayan po ang ating kasama na magsasaka rito ngayon na ating ini-interview. Ang pinag-uusapan natin, ano, yung palay, ikukumpara natin sa mais, di ba? So, ilang buwan ang palay? Atlo. Tatlong buwan. Ilang buwan ang mais? Apat. Apat na buwan ang mais. Pero malaki ang puhunan, no? Malaki ang puhunan ng mais, no? Kesa sa palay. Tama? Ngayon, bakit ayaw mo magtanim naman ng mais? Ayan, yan ang tanong eh. Kasi kung titingnan natin, kanina kinukwentas natin, mas malaki ang tutubuin mo doon sa mais. Ayan, kumpara sa palay. Dahil sa ngayon, ha, sa ngayon. Kaya lang, tulad na sabi mo, kapareho din ng palay, pag gusto nilang ibagsak ang presyo ng mais, ibabagsak din ng mga traders. Ganon din sa palay, pag gusto nilang ibagsak, dahil kontrolado nila yung market, kontrolado nila yung presyo. Di ba? Ngayon, eto ang gusto kong matanong sa'yo, no? Pagka halimbawa, binagsak, naani mo yung mais, pag ibinagsak ang presyo, ano mangyayari sa'yo? Wala. Lugi ka. Lugi ka. Obligado mo siyang ibenta. Obligado yung benta mo. Ayan, okay. Obligado mo siyang ibenta sa mura. Ngayon, ikaw naman, no? Dahil nakita ko talagang yung pamilya mo, sufficiente naman pagdating doon sa ano. Ngayon, ganito. Pagdating naman sa palay, okay, inani mo siya, pagka ibinagsak ang presyo, pwede mo siyang hindi ibenta. Ibenta. Ayan. Kung hindi mo siya ibebenta, anong gagawin mo? Papagiling mo yan, ha? Pagkain ng, pwede nang ganyan, huwag mo nang ibenta. Bibili ka rin ng bigas, hindi papagiling mo na lang. Ayun. So ibig mo sabihin, hindi ka gaya ng mais, ano? Hindi mo makain. Hindi mo may pakain sa pamilya mo. Yung mga, o kung alimbawa, yung iba na benta, ano? Hindi mo pa siyang pwedeng ipakain sa pamilya mo pag hindi mo siya pwedeng isi. Kaya kahit na mura, ibebenta mo siya. Ang hirap ng buhay ng magsasaka yata. Mukhang, ayan. Pero sa palay, halimbawa, okay. Halimbawa, maganda yung presyo, di ba? Ibebenta mo siya ngayon. Ibebenta mo. So, ang target mo lang, yung may bawi mo yung puhunan mo, una. Mo. Yung sosobra sa puhunan mo ngayon, itatabi mo. Yung palay. Yun ang pagkain naman ng pamilya mo. Yan. So alam niyo mga Parikoy San Marcos, ano, kanya-kanyang diskarte ang ating mga magsasaka, ano. Ito ay napakagandang ito napakinggan natin na ito, no. Napakagandang idea. So yan nga sinasabi natin mga Parikoy San Marcos, no. Talagang may tuturing, isipin mo lang, may tuturing natin na buhay ng mga bayani yung mga magsasaka natin. Biro mo sa hirap ng kanilang dinadanas, no, pero hindi sila tumitigil sa pagsasaka. No? Kahit na nung uno, sabi nga ng ano eh, lahat ng kalamidad ay sinasalo nila mga Parikoy San Marcos, pero sila ay patuloy na nabubuhay at patuloy na nagsasaka para of course, pagkabinenta nila yan para sa buong bayan na yan at para sa kanilang pamilya. So Parikoy San Marcos, nakakuha tayo ng isang magandang input sa buhay ng isang magsasaka, no? Napakagandang pakinggan nun. Ayan, dito marami kang narinig na tilawak ng mga manok, no? Ayan, tsaka ano ng mga huni ng mga sisiw ng manok. Ayan, mga Parikoy San Marcos. So, ayan, mga Parikoy San Marcos, sana napakinggan nyo yung ating kaibigan dito sa bukid.